so skiri 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 skiri. Ngayon, good morning po mga kabakal. Magpagpalang araw po sa inyo lahat. So ngayon po yung content natin is yun nga po yung dalawa po, bali yung tinulungan natin is yung batang na stroke na binigyan natin ng ayuda tsaka grocery tsaka mga dilata tsaka pangkain nila tsaka bigas. And then bali dalawa po sila, pati po yung nahulog sa puno na nakuryente po yon, isang ama. Ito po yan sa Purok 6. So nandito yung kaibigan ko na nakakaalam doon na siya nag-CI. So, tatanungin natin paano yung sitwasyon nung tatay na bali may butas po daw dito. So alamin natin sa kanya ito siya. So yan si Perper, ano ba yung tanggalin mo yun? Ano ba yung nangyari doon sa ano doon? Naano sa kuya, nahulog siya sa puno. Tapos ngayon yung kurente nasabit sa katawan niya. Yun ang kinaano niya, kinaksidente niya. Nahulog sa puno. Oo, tapos may kurenteng nasabit sa katawan niya. Ilan anak nun? Tatlo. So hindi siya nakapagtrabaho ngayon? Hindi. May butas dito? Oo. Isang buwan siya nakakomatose eh. Lutasan yun dito sa leg niya para makapagsalita siya ng maigi. So yan po yung kaibigan ko, siya po yung nag-CI doon kasi siya po yung nakakilala. So ngayon didiretso po tayo doon at i-interview na natin yung nakuriti na nahulog sa puno. And then papalop din natin mamaya, bali dalawa po yung content natin. Bali follow up na lang yun doon sa bata, ibibigay po natin sa kanya yung pambili niyang gamot ng kanilang kapatid na na-stroke. So bali may sumagot po kahapon na sponsor, so mabuhay po kayo nag-sponsor sa batang ito na na-stroke. Ganoon din hinati po natin yon para meron din pong mapunta dito sa ama na nakuryente. So samahan mo kami no sa tayo mga kabakal, sasamahan tayo ni Perper. Tara. Yan na. So yun mga kabakal, nandito na tayo sa bahay nung nahulog na ama, no, na lalaki. Nahulog siya sa puno, nakuryente rin siya. Hindi ilan ang pagkahulog niya doon sa puno. So interviewin po natin siya para malaman natin yung kanyang kalagayan at sitwasyon. So tara po, samahan niyo ka. May mga kurente ya? Makagalo niya man. Makakain niya po ngayon. Tara. Oh, vlogger ko po eh. Sabi ko yung favorite ang kay Ate mo. Sumi ate, nang natin eh. Okay. Alway limwell na. Yapin po. Oh, na. Kilala ko. Kailan mo ko na? Ay, thank you kailala. Karin, king Balmi ka Franklin Buwan. Wow. O, ito si Pingbal. Doblado. Doblado. Ah, ay, kay... James Paul. James Paul. Wow. Tawa, dating iba pa Rupo na. Wow. At ang gagawa. Ah, po may... Doblado. Doblado. Tara, kay. So, kilala kayo. Kababata ko rin eh. Sabi, mangubiyan ni tatong kanito. Gagawa niya ka rin, JR. Sabi ko. Oo, may iba yung karupan eh. Oo, yung iba yung karupan niya pa. Wala, paano na Tagalog, no? Para... Napanin dito mo? Kumbaga, pangalawang buhay ko na to. O, may butas ba yan? Hindi, nagsara na. Nasara na? Dati, meron tubo to. Ngayon, wala na. Anong pinagkakitaan niyo ngayon? Ayun, gumagawa kami ng basket. Kumbaga, nagpa-practice kami. So, ano yung nangyari? Nahulog ka ba sa puto? O sabay nahulog, na ba yung... Nahulog ako sa pinipitsa na mangga. May kuryente doon? May kuryente doon, tapos nakuryente ako, tapos nalaglag ako. Umuulan? Hindi. Kumbaga, nakuryente ako, tapos nalaglag ako. So yung mga kabakal at nakita niyo yung sitwasyon ni Limwell. So, dati pong malakas siya na normal yung kanyang pangatuan. Dahil po doon sa pagkahulog niya, dahilan ng pagkakuryente niya. Doon sa puno, aksidente po yun. So na nadala ka sa hospital na yun? Oo. Nagbibibibi nga yung buhay ko eh. Pwede makita yung nga naman at saan naman? Nabutas to.
So yan po yung butas, binutasan po yan para makahinga siya. Si may nasira po ata na organ sa katawan mo, ano? Hindi, ito yung naging ano, ito yung kamay ko naging parang paralyzed, parang stroke, ano? Parang semi stroke. Nasa misis mo? Nandun. Nawag. So yan po mga kabakal, nandito kami sa bahay ni Limuel, no, yung nakuryente po na nahulog sa puno. Bahay, nagpipitas po sila ng ano, mangga na ibibiyahe nila, ibibenta. Parang bayan sila. Oh, ibabayan sila nila yun. Aksidente po siyang nahulog dahil sa kuryente. So binutasan po siya dito para may daloy ng hangin. Pero ngayon naghilo na po yung kanyang sugat. Tatanungin. Natanggal ko yung tubo. Dati may tubo to. Ngayon wala na. Wala na. Dati meron tubo. Hirap pa akong kumain. Parang nabubulo na ako. Baka gusto, may gusto kang iparating sa mga supporters. Kahit po sino nakarinig, sana po matulungan niyo po ako sa kalagayan ko ngayon. Kasi po nairap ako ngayon. Hindi ako nakakapagtrabaho. Sige, sabi. Lagi po akong umiyak. Kasi nga, namimiss ko yung trabaho ko. Kung sino man pong nakakarinig sa akin, sana po tulungan niyo ako. So, yun lang yung naisip para ni Manuel. Dahil po, namimiss na niya yung dati niyang normal na buhay. Hindi naman po siya makapagtrabaho dahil nang na-paralyze po yung kanyang kalahating katawan, ano? Pero nakakatayo pa naman. Nung natanggalan doon, nakakatayo na ako. Nakakapaglaan na ako, kaya lang daan-daan pa lang. Parang nanibago ako. Ito po yung asawa ko. Asagang kwento. Ay, misis po niya. Anong pangalan? Susan. So, ayan. Ano bang nangyari sa what? Sa sister mo? Ganun po yan. Namamakyo po sila ng mangga sa Manila, sa Alabang. Ngayon po, tumawag po dito sa akin doktor, nalaglag daw, dinala daw siya sa ospital ng mga kasama niya. Kasi nga, nalaglag daw siya sa mangga. Comatose na daw yung ano niya, yung kalagayan niya. Mas ngayon po, pumunta kami ng Maynila, kinuha ko po siya. Nilipat po dito sa provincial, dito sa San Fernando. Dito po siya GBL. Nagpagamot sa GBL. Opo. Isang buwan po siya dyan sa ospital. Para pa siyang comatose na. Ngayon po, ginawa po ng doktor para maano yung buhay niya. Binutasan po siya dito sa liig. Ay po, kung nakikita niyo po, ganun po. Ay po, samantalang binutasan para may daloy. Ano na po, nagilom na. Nagilom na. Opo. Ano, bali for isang buwan po siya doon, tapos ngayon inuwi po siya dito. Mga mag-8 months na po sa 31 yung ano niya. Papagdisgrasya niya po. So, anong pinagkakablan nyo ngayon? Gumagawa doon kayo ng basket? Opo, yun lang po. Pag mayroong materialis, gumagawa po kami. Pag wala. Magkano na makaisa isang araw? Pag talagang tatrabuhin mo lang po talaga, mga tatlong piraso, isang araw, gano'n. Magkano ka? 45. Yung malaki po, 45, pero yung maliit. Ngayon dumating po, 35 lang po yan dumating ngayon. Kung may kitsandaan, ano? Opo. Buti nagkakasya. Ipid lang talaga po. Yung mga kapatid ko po. May mga kapatid yung tinutulungan na po. Pinibigyan po kami ng pabuli. So, yun lang yung istorya po ng ni Limuel. Ito po yung nakuryente na naman. So, andito po yung JP Masel. Mag-aabot sa inyo ng... Hindi naman ganun sobrang laki. Opo. Pero... Kahit po yung magkano gusto nyo ibigay. Siyempre, sabi nila. Yung parang taos sa puso nyo. Pagkatapos nito, i-alis po kami. May babalikan po namin kayo para i-update. So, gagawin po namin yung makakaya namin. Ito sa puso namin. Opo. Maraming salamat po. Manalangin din po. Ako pala po si Limuel Marukot. O, Marukot. 36 taon kulang. Nakatira po ako sa number 1,342. Pro size sa Lambayong Araya, Bangka. Nahirapan po siya magsalita dahil nga po nung dito po sa pagkabutas ko. Hiniwa po yung dito niya ng sa ospital para makahinga po siya. Pero ngayon, napiktuan po yung pagsasalita.
So, yun lang po mga kabakal. I-update po namin kayo mamaya. Mababalikan po namin kayo. Maraming maraming salamat po. Sige, Limala. Magpakatatag ka. Kasi hindi naman natutulog yung Diyos sabing. So, yun lang po mga kabakal. Tara na. At samahan niyo po kami. So, bago po tayo malis eh. Ito, titingnan po natin yung kanilang produkto no, na ginagawa. Ito po yung trabaho ng ngayon. Konting ano lang po. Parang maliit na pera lang po. Oh, extra. Parang tubot ng gutom. Pangpalit na gutom man natin. Ito, 35 lang to. So, yun, yun ang nilalagay? Opo, ito po. Ako yung naglalagay nito, yung asawa ko naglalala. So, ito po yung basket na pinagkakabala nila. Mga, hindi naman po masama ano, at least si... Ano to, marangal yung ginagawa ng mag-asawa kahit para lang kumita ng eh. Kesa po oo. Pag naawa, di ba? Mm-hmm. Ayan po, pinagsisikapan po nila na gumawa ng basket. So nakakaano po sila, mga 150 minsan sa isang araw, 140. Oh, malaki na yung 150. Mm-hmm. So ayan po mga kabakal. Depende lang po sa bilis. Ayan, ito pa rin po yung kanilang mga materialis. Gamit. Kasama niya si misis niya. Siyempre, si Mrs. po lahat ang gumagawa dahil sa kabila ng... Ito po yung damage ko. Na-stroke po siya ng kalahati. Semi-stroke. O, semi lang. Hindi siya buo talaga. Na, kasi siya, kaya pa niyang... Pero, apektado pa rin po. Kitang-kita naman sa... Nakakalahat po ako. Kaya lang, dahan-dahan pa lang. So, yun. Ayan, nakita po natin yung palagayan nila at sitwasyon. So, gagawin natin yung... Sabot nating sabot ng mga kaya natin ng JP Massive sa YouTube channel natin. So, yun lang. Hintayin nyo kami mamaya. Babalik kami. At may okay. Blessing na naghihintay sa inyo. Tama ninyo. Dito na tayo mga kabakal sa merkado, supermerkado market. Dito tayo mamamalingke para dun sa nahulog na ama na kuryente sa puno na sampalok. So dito po tayo bibili ng grocery niya. Dito po tayo mamamalingke ngayon, kasama natin si Perper. Ayan, kasama natin si ano, Perper. Ito na yung assistant natin. Ano ba, metong kaya? Ayan. Ayan, metong mo kayo. Ayan, assistant po natin yan, si ano, Perper. So, ito po yung ano natin kasama ngayon. Na malingki. Para mabilis po, tinawag ko na siya kanina at siya rin yung nakakilala doon sa tao na tinulungan natin kanina. Ali, dugol mo na yung bagyo. Ito, tandiyon nyo. Lalam. Ito. Ha? Okay. Ano naman, noodles. Lima. Ano yung dagangang noodles. Okay. Okay niya ata. Okay, ito dyan. Ito. Ayan, dyan may limang, ayan.
Panton. Lima mo rin. Halo-halo. Marami yan kaya. Pito. Ayan. Yung sardinas naman po yung pipiliin natin. Master. Halo. Kulay maluto. Guapa. Diretso lang doon. Yung garden niya. Bigas, abis niya. Ang sableme kin. Eh, sableme. Okay. So mga kabakal, nabili na natin yung ano, yung listahan ng grocery ni ano, Dimwell. Maya maya ibibigay na natin at babayaran muna natin. So ano man sabi mo, pagtulong natin ngayon. Sarap po, makatulong sa ibang tao. Tulong po namin, pwede po kami ng pagkain. So yun po, babayaran na po namin. Siya po yung kasama kong ano, magbubuhat ng bigas. So yung mga kabakal, nabili na natin yung grocery, bigas at saka dilata para doon sa taong tutulungan natin na si Limwell, yung nahulog sa puno na nakuryente. So sana hindi man ganun kalaki, malaking tulong na po sa kanila kung iabot natin. So ibibigay na po natin to, tara na. Nandito na tayo ngayon at nabili na natin yung grocery para doon kay Limwell na nakuryente at na nahulog doon sa puno. Ayan, kasama natin si Berber. Siya po yung assistant natin na para tulungan na ano, magbuhat ng mga ano, grocery. Baba na po natin yung blessing para kay Limwell. Yung pong pinamili natin. Madala mo nga. Oh, okay na pala. Baba na pala. Hindi mukha ako bata, bit-bit ko yun.
Ganda pa mo sana. So ayan yung kanyang ano, ayuda. Kasama natin si Perper, yung helper natin. Ano masabi mo? Sarap sa pakiramdamang makatulong sa iba. Siyempre. Kanya naman, yan. Kaya mo? Kaya, ha? Dati na akong tatador. Yan, babamok muna dyan. Ito kayong bangko na. Thank you po. Nang natin, ito kayong bangko. Nay, para manita ka nung kaya. So mga kabakal, nabigay natin yung ayuda nila ng pamilya ni Limuel. Sana ay malaking tulong ito sa kanila kahit papaano. Hindi man ganun kalaki. Pero ginawa po natin yung the best natin na yung makakaya po natin sa bukal sa ating kalooban. So ayan po yung magpapamilya. Maraming maraming salamat po sa konting tulong na binibigay nyo. Ako po pala si Limuel Marukot. Hindi dati ganito yung boses ko. Ngayon nagbago. Dahil dito o. Oh. Pangalawang buhay ko na po to. So, paano kang kumakain no? Nung... Naka-NGT po. Naka-NGT po ako. Saan dumadaan yung kinakain? Sa host. Host dito sa ilog. Yung host, NGT. So sa ilog po pinapadaan yung pagkain niya, mini-blender. Ano? Dati po, payat na payat ako. Ngayon nga, bumawi na nga yung katawan ko eh. So, anong mensahe nyo kay mag-asawa sa mga... Mensahe ko po, God bless po sa nagbigay ng biyaya sa amin. Maraming salamat po. Sa kunting bigay sa inyo, binigay niyong biyaya sa amin. Kahit pa paano po nakatulong na po itong binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. God bless. Kahit, sana kahit maliit lang, hindi man ganun kalaki, maraming blessing sa inyo. Ayan po pala yung anak buhay namin ngayon, yung basket. So ayan po yung anak buhay nila, yung paggawa ng basket. Ayun, salamat tayo kay Lord at ngayon medyo nakaka-recover ka na. Maraming salamat po, una po sa Panginoon, pangalawa sa inyo po. Sa kami po. Ang mga tumutulong po sa awa po. Sa mga bakal, ito po yung grocery nila. Siyempre, bibigyan natin sila kahit mga... Una po, maraming salamat po. Bigyan po natin sila ng cash pang... panggastos nila. Ah, salamat po lang dito kay Paul. Hindi ba po ganun kalaki, pero sana malaki tulong po sa kanila. Tanggap po nila. Salamat po. Thank you, maraming salamat po. Mga kabakal, isa na namang mission yung natapos natin, no? Pagtulong sa nahulog na at nakuryente pa po siya eh. Una po nakuryente ako tapos nahulog. So yun po yung video nito, yung mensahe sana kinapulutan nyo ng aral at inspirasyon sa bawat pamilya na habang may buhay po may pag-asa. At syempre unang-una kay Lord. Si Lord yung ano. Siya ang number one na tumutulong sa atin kahit pa paano po. Nakakapos natin ng buhay natin sa araw-araw. Maraming salamat po. So yun lang po yung vlog natin sa hapon na ito. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating mga viewers, mga subscriber at nanonood sa GP Manasen. God bless and keep safe po. Maraming po salamat. Maraming salamat po. Yeah. God bless po sa inyo mag-asa. Thank you po. Like on so skiddy, 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 skiddy.